umabot tayo minsan ng dalawang start bago pa umandar. Yun guys, ito yung unit natin ngayon. Ang problema dito ay kumakadyot-kadyot at kumikiyod-kiyod. Ang ginawa ko dito ay tinis ko lang muna itong ignition coil. So ayan, palyado kasi siya. Observe lang natin dito. Ginamitan ko lang muna dito ng lug nut dalaibot. Yung sa number 3 dito ay medyo patay na talaga yung spark plug. Nawala na yung reaction, hindi tulad nitong iba na may reaction pa talaga yung engine. Ang una lang muna ang ginawa namin dito ay tinanggal lang muna itong mga spark plug. Ito na yung mga spark plug na tinanggal namin. Sabi nung may-ari ay mga isang taon pa lang daw to mula nung huling nagpalit ng spark plug. Ang ginawa lang muna namin dito ay binawasan namin ng kunti yung pitaka ng may-ari. Baka kasi ma-heblad sa sobrang tambok na ng pitaka niya. Ito na yung ipapalit natin na spark plug. Mahalo niyo. Platinum. So ito yung pinalitan natin para sa palyado natin na engine na kumakadyot-kadyot na kumikiyod-kiyod. Pero yung sa hard starting ay iba rin yun. Inuna lang muna natin to para malaman natin kung saan nga ba galing yung hard starting niya. Okay, start. Ano na to? Wala bang palyar. Pero ang hard start ano, dili gini sa spark plug. You will ni. Arpim daw, arpim. So ayan, kita natin na nawala na yung palyado. Ang problema na lang ay hard starting pa rin siya. Observe natin dito. Napalitan na natin to ng spark plug at nawala na rin yung palyado. Kita natin na delay pa rin yung andar niya. Medyo mahaba pa yung cranking. Tanggal lang, bangko. Halo, fuel pump. Bangko na muli na, oh. Bangko fuel pump, no? Tanggal lang, lewat. Nahi hungaw na. Bisag bago na, agin ay hungaw. Kahit na bago na yung fuel pump ay pinatanggal ko pa rin. Bago pa rin kasi nagsimula tong hard starting niya. Base kasi sa hula-hula ko ay nandito talaga yung problema. Kailangan kasi nating panindigan yung hula-hula natin. Kaya ito, observe natin. So ayan guys, ang ginawa natin, pinalitan natin ng fuel pump. So ito yung fuel pump natin na pinalitan. So bago pa naman ang fuel pump na to. So ayan, observe lang natin, nilagay natin sa tubig lang muna. Sige, try mo. Op. Yeah, tama na, bak pa. So ayan. Ang nangyari dito, wala siyang leak, bago naman yung regulator. So diyan. Ang nangyari lang kanina ay bumababa yung pressure. So ayan, observe natin yung butas ay sinapungan ko lang muna. So hindi bumababa yung pressure natin, bibitawan ko yung pressure yon. So ibig sabihin kahit na nakapatay yung engine natin, hindi bumababa yung pressure. So naka standby pa rin yung pressure. Pagka ganun, hindi tayo magiging hard starting. Yung kanina kasi hindi ko lang na-videohan, wala bumababa yung pressure natin kasi pressure pump natin, itong fuel pump natin ay hindi siya parang nag loose compression siya. Siguro ay dahil sa sobrang original nito. Yan, kita natin. Okay, try mo ulit. So dapat hindi bumababa yung pressure ng fuel natin. So ayan. Sige. So wala namang leak. Sige, stop. So ayan. Kita natin na wala talaga siyang leak. So okay lang yung regulator natin. So yung mga o-ring okay lang naman. Bago naman to.
So yung ano lang talaga, nag-leak yung pressure. So ganoon lang siya. Pag pinatay kasi natin yung engine ng mga 1 minutes ay nawawala yung pressure. So kaya kapag nag-start ka ulit, so magbi-build na naman siya ulit ng pressure. Kaya delay yung starting natin. So kaya umabot tayo minsan ng 2 start bago pa umandar. So pero ito ay nag-ano talaga siya. Hindi siya sumingaw. So ayan, try kong bitawan. Tignan natin ikabit yung fuel pump sa unit natin. So ganun lang. Okay na na. Yan. So ngayon ay susubukan na nating paandarin. Ayun, kita natin na one click na siya. Hindi tulad kanina na mahaba yung cranking. Kita natin na madali na talaga siyang paandarin. True daw. Yeah. Rotis. Okay na. Cute. Mo cute-cute din siya mo. Cute-cute na yung nanaw. Ano na, rotis na. Kita na mag-1, di ba?